Dahil tayo po ang biggest barangay, medyo natatanggalan po yung pagbibigay ng serbisyo. Pagbibigay naman po lahat, pero hindi po agaran. Dahil masyado nga po malaki yung sakop ng ating barangay, hindi po agad-agad dumadating yung tulong dahil mas marami yung kailangan mong puntahan. Kapo ka lang, videohan mo lang sila ng ganyan. Dito po, diba? Kaya lang ha, tapos dahan-dahan mo iikot lang ng ganyan. Dahil baka kada barangay na po ay may nakalaan ako. Tapos sentro mo lang sa ganyan. So magkakaroon tayo ng barangay 1768. Ang taong barangay 1768. Huwag mo tatakpan yung kami. So yun po. Tayo po ng phase 1 at phase 4 ang magkakasama sa barangay 1768. So yun po. Sa August 31 po, tayo po ay lalabas sa ating kanyang bahay. At po po sa tunamit, yes po ba kayo lahat? Ayan mo rin po, gaya po nabanggit kanina ni NSK Tagawan Nicole, ang bagong silang po ang pinakamalaking barangay sa Arookan at pinakamalaking barangay sa Pilipinas. Para po sa inyong kaalaman, kasi laki po ng bagong silang ang San Juan City. Alam niyo po ba yun? O, hindi na kami. Anong alam na? Di ba? Ganon siya kalaki. So, kung tutuusin, pwede na maging lungsod ang bagong silang. Pwede na maging distrito ang bagong silang dahil sa laki po ng populasyon natin. Sa ngayon, meron po tayong 95,000 na registered voter. Mga botante pa lamang po yun na hindi pa po kasama yung mga bata, yung mga teenagers na kabilang sa bagong silang. Ganon po kalaki ang pinaglilingkuhan ng ating Kapitan Joel S. Bacolod. Kaya naman po, nagsulong po ng isang ordinansa at batas ang ating muting Congressman Oscar O. Kamalapitan upang magkaroon po ng paghahati-hati ng bawat bases at gawing barangay sa bagong silang. Gaya nito kanina nang nabanggit ni S. Itagawan Nicole Batalya, ang bagong silang po ilang bases meron tayo? Siyam. Phase 1, 2, 3, 4, 5, 7, phase 6, kiko na po yun, talisan po kayo. Phase 7, phase 8, phase 9, phase 10, we have 9 phases, tama po ba? At yung 9 phases na po na yun, doon po tayo bubuo ng 6 na barangay. Gaya po na bang ginesta kanina, ang phase 1 at phase 4, kayo po ang magiging phase at barangay 176A. Ayan, so si Ate Nicole po ang mga kasama ninyo sa paghahati-hati na yon. Kaya muli po, sa ilang silid po lamang ay mas magkaalam po tayo ng kaliwanagan puno sa pamumuno at paghahati-hati po ng ating barangay sa pamumuno po ng ating buting Kapitan Joel S. Bacolod. Kaya ngayon pa lamang po, wala po kami ibang gagawin kundi higayatin po ay bumoto ng yes sa paghahati po ng ating barangay. Yes na po ba tayo? Yes! Sumasang-ayon na po ba tayo? Yes! Mayroon pa parang bumoto? Mayroon pa bumoto ng no? Wala! Baka magawa namin ang parang no. Baka magawa namin ang parang no. Di ba? Kakapunan ko sa bahay niya. May kakapagod akong lalaki. Baka yung kakapunan natin mamaya. Ayan po, di ba? Ayan daw ng parangyan. Kung sakali kayo po ay may katanungan at medyo narinito pa kayo, pwede po tayo magtanong mamaya ang ikaw ng ating mga concern. Patungkol po sa paghahati-hati. Maliwanag po ba? Hep, hep! Hep! Sige. Satisfied na po. Ayan, muli po. Sa ilang sagot po lamang ay makakasama na rin po natin ang ating magiging Kapitan Puno, Joel S. Bacolod. Siyempre, in-acknowledge din po natin ang presensya ng ating inatyama, ng ating barangay treasurer, palapakan po natin, Miss Emily Batalya. Okay. Huwag niyo na po hanapin kung nasaan ba sa nandang presensya ko. Alam mo, ano po paano ang court na ito ang gawin? Ano po paano ang court na ito? YMPG! Tinuloy na mga chismosyon. Sa sobrang laki po ng barangay natin, hindi po namin kabisado yung pangalan ng mga court, pero alam po namin puntahan. Pag may nag-invite po sa amin, ay doon kami sa likod ng court, sila tara po namin yung court. Pero hindi po namin kabisado yung pangalan. At sa paano, pag natin ang barangay,
barangay Kagawad, ang bawat barangay sa Bagong Sila. Lahat na nakalagang school at covered court. Ayan, dahil po dyan, tunghayan po natin ang pagdating ng ama ng Bagong Silang Pulong Barangay, Joel S. Bacolo! Okay po, at dahil po dyan, awas na upang ating mapakinggan po ang mensaheng pagbati, pati na rin po ang mas pagpapaliwanag po patungkol sa paghahati-hati ng Bagong Silang mula po mismo sa ating butihing Kapitan Joel S. Bacolo. Sana kaganda, no? Hindi, magandang umaga po. Maganda po yung nagkakaroon tayo ng ganito pong pagbibigod. Dahil kahapon po, alam ko, natanaw niyo po kami kahapon po ay ito sa motorcade. Ano ba yung motorcade kahapon? Ito po yung simple na nakasagin po rito. Dahil pumirmado na ng ating mahal na Pangulong BBM, ang plebisitong ito magaganap po sa August 31. Kaya inaasahan po namin ang paglabas po ng ating mga presidente sa pagboto po ng yes. Ako po, kukunin ninyo ang aking pananaw, nasa yes po ako. Bakit? Taas po ang kamay na nagsasabing perfecto po bilang magulang. Taas po ang kamay. Sana all perfect po, mami, no? Halimbawa po, mga mami, ate, kuya. Sa isang pamilya, meron pong anak na 10. Kung perfecto tayong magulang, alam po ba natin ang lahat ng kanilang kaugalian? Ilang po nung barangay po ninyo, naranasan natin ang pandemic. Kung nagbibigay tayo ng ayuda sa ibang lugar, ang kabilang importante, napakalaking budget. Opo, totoo yun. Pero ang budget po na ito, maliit lamang po kumpara sa igagawad natin ang lahat ng proyekto, programa para sa mamamayan ng Bagong Silang. Pero tumitindig po ako dito bilang inyong pinuno na ang iniisip ko po ay kung saan mas mapapabilis ang programa, proyekto at tulong para sa mamamayan ng Bagong Silang. Kaya nandito po ako. Ayaw din po yata. Pag nahati po tayo sa 6 na barangay, sino po bang leader ang may gusto na lumiit yung kanyang nasasakupan? Ang sinasabi po ng ibang leader, ayoko. Sige, ipairan ko yung pride mo. Kaya natutuwa ako dahil kung mahahati man po ang sa 6 na barangay ang Bagong Silang, may mga katuwang at makakatuwang na rito ako para sa komunidad. Para magkaroon po ng mas maraming boses sa pamahalaang lungsod. Para sa mas mabilis na information dissemination. Para magkaroon ng mas maraming oportunidad na trabaho. Para sa mas mabilis na maibibigay ang mga pangangailangan ng ating residente. Marami po ang nagtataka, alam ko po. Bakit ang X1 po dito? Hindi ba? Paano naman yung mga alaala namin noon? Doon ako graduate. Diyan ako graduate. Diyan kami naglunsan ng birthday noon. Nandibu. May mga kinasal. Huwag po kayo mag-alala. Pwede naman po natin akabin yung bago po natin makikita ngayon. Dahil ang ginagawa po natin, hindi po natin inalis ang auditorium. Ginawa lang po natin siyang gymnasium. Gymnasium po ito na nasa second floor. At tabla. Tabla po ito. Ginawa po natin formal at mas maganda. Ang ating health center, may nagsasabi bakit ito po inalis. Hindi po inaalis ang health center. Nilipat lang din po natin sa second floor ng Robinson's Square. Thank you.
nakita po ninyo, mga minamahal namin kabarangay, yung bago nating health center na napakaganda, andyan po malapit ng magawa sa tabi po ni Jessen. Ano po, walking distance na lamang po ng ating mga minamahal na matina ng tahanan. Kaya huwag po kayo mag-alala. Dahil pag nahati, yan po yung sinasabi natin. Lahat ng kasulok-sulukan, sisikapin namin na makuha ang personal data. At sana po inaasahan din namin ang tulong ng bawat residente sa lugar upang mas mapabilis, mas mapaganda natin ang kabuhayan ng ating mga amat ina dito sa Bagong Sila. Yun lamang po. Kaya kung sakasakali po, ako po ay magtatanong, sino po ba pumapabor sa nalalapit na Caucus 31 Plebiscito? Taas po ang kamay sa mga ligis. Yes, yes. Para naman po sa no. Taas po ang kamay para sa no. Meron po ba? Yun lamang po, mga minamahal ng mga matina. Maraming salamat po. Kung meron ang tapon-tapon sa mga usap na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagdalo para sa aming munting pagpupulong sa pamumuna po ng ating pagpupulong. Ay, Diyos, andun lang wala Diyos si Tita. Kapitan Jones. Tita, pa lang nang yan. Ang tubig, ito lang. Oh, bidyoan mo daw to sa vlog niya ng Tita. Sa YouTube na rin. Pasang mo si Kap Jones, pwede po ba? Kiro. Mateo, ugas ka muna! Yawak mo nga yan! Lahat! Pa! Ano po yung SP at sa kapangon? Sa mga mga SP. Muli po maraming salamat. Muli po. Okay na. SP Chairman Hugo de los Santos. Wala ako ba. Ayan, kami po na sa August 31, kung kami po ay bumaboto sa Bagong Sila Elementary School, doon po tayo pupunta sa ganap po ng alas 7. Walang ano iti, wala silang wifi. Kung tayo po ay nahuli sa pagdating at maarating na po tayo ng 305, sarado na po ang ating home places. Kaya kami po, alas 7 ng umaga, hanggang alas 10 ng hapon, siya ay doon sa Bagong Sila Elementary School. Oh, tita, tapos na.